Alam nyo ba na pwedeng gumamit ng electrical stimulation or pangkuryente para tulungang maigalaw ang inyong mga paa? Hi everyone! Si Luis po ito, your physical therapist for today. And for this particular video, ang ituturo ko naman po ay yung paggamit ng electrical stimulation or yung pangkuryente para po matulungang igalaw yung paa sa mga taong may mga foot drop or may mga nerve injury. Okay? So bago ang lahat, explain ko lang po, ano po ba yung foot drop? So yung foot drop, nangyayari siya kapag merong nerve damage or injury dun sa pasyente, usually dito sa may binte, okay? Or kunwari dun sa mga stroke patients na kalahati po ng katawan ay nangihina, okay? So bakit kailangan nating i-resolve yung tinatawag nating foot drop? Kasi kapag gusto nating maglakad or tumayo, mas makakabuti po na umaangat yung paa or kumbaga na itataas mo siyang ganyan. Kasi kung lagi siyang bumabagsak or nagda-drop, ibig sabihin, may posibilidad po yan na masugatan or kaya sumaya dun sa sahig. So, mas mahirapang maglakad yung tao. Ang solusyon po sa foot drop, meron tayong tatlong pwedeng gawin. Okay? Number one is yun nga yung sinasabi ko, pwede nating ilagyan ng kuryente, tulungan siyang gumalaw at mapalakas. Number two, yung tinatawag po nating ankle, foot, or toe scissor. So, yun po yung nilalagay dun sa may paa para nakasupport, no? So, parang device po siya na kinakabit sa paa para tulungang i-position siya ng tama, okay? And then of course, number three, yung pinaka-favorite po natin is by doing exercises, no? So kahit mahina pa yan or mahirap gawin, kailangan tuloy-tuloy lang po yung exercises para mas matulungan po natin yung katawan natin, okay? Alright, so start na po tayo. So for first step, prepare lang po natin yung mga gamit. So again, you can prepare your electrical stimulation device. Kahit ano pong meron na electrical stimulation, basta tama lang po yung settings na magagamit natin. For this demonstration purposes, si 107,000 po yung gagamitin ko, okay? And then, meron po ako ituturong functional exercise mamaya na parang humahakbang tayo dito sa cup, no? So kung meron po kayong plastic cup or kahit ano actually yung laruan na pwedeng hakbangan, or kahit anong gamit, pwede naman po yan, no? So, para lang po dun sa ating exercise mamaya, okay? Okay, so yung next step po natin is yung patient position. Mag-vary po ito, depende kasi dun sa kakayanan na ng pasyente, no? Kung ang pasyente po ay kaya na umupo at nakakapag-balance na siya mag-isa, pwede po yung naka-short sitting position na ganito lang, no? Pero, kung hindi pa po talaga nakakagalaw yung pasyente or hirap pang kumilos yung pasyente, pwede pong nakahiga or kung meron pong sandalan, for example, may pader, pwede po yung nakasandal siya dito tapos pahaba yung upo niya, no? So again, depende po sa kakayanan. Pero, unahin natin is kakabit lang po muna natin yung electrodes at yung electrical stimulation. So, paano po yan gagawin? So, sige, lapit lang natin tong camera. Ayan, okay? So, dito po tayo maglalagay. So, basically po, minsan kasi yung paa, ang nangyayari dyan is laging naka-point forward na ganyan, tapos umiikot po siya pa ganito, no? So, ang goal natin sa electrical stimulation ay matulungan yung reverse action niya. So, batakin natin pataas at batakin palabas yung paa, no? Para po hindi siya manigas ng nakaganon. Okay, so ibig sabihin, dito po yan sa may side na to, no? Sa labas, no? So hanapin nyo lang yung buto dito sa labas, kapantay po niyan, dito natin siya ilalagay, no? So pagka po kinapa, meron parang buto dito, tapos meron din pong buto dito sa harapan, yung matigas, sa katabi po nun, no? Dito sa area na to, maglalagay tayo ng isang electrode, and then yung isa, pwede pong nandito sa may bandang baba, okay? So kabit lang po natin. Ayan. And then, yung kabila, pwede po dito. And then, for particular exercise po natin, okay, kung electrical stimulation lang, sa 107,000, burst mode po yung gagawin natin, okay? So, i-on lang natin siyang ganyan. And then, sa mode po, pipindutin lang natin hanggang lumabas yung burst, okay? Tapos, so with 1,000, sa rate 1 lang, and then, doon po sa minutes, pwede po natin siyang gawin kahit at least 10 minutes, no? So, ayan. Kapag ready na yung settings natin, pwede na po i-close yung ating machine para hindi na natin magalaw yan. And then, ang magalawin lang po natin is ipaikutin natin yung sa taas, no? So, kailangan,
dahan-dahan lang po, tapos mararamdaman nyo or makikita nyo, nagagalaw po itong binte, no? So, ikot ko lang po, unti-unti. At around 2 or 3 or 4, may tibok-tibok na po na mararamdaman yan. Yan. Okay. So, nakikita nyo po, medyo mahina pa siya, no? So, yan. Tumitibok-tibok na. So, sa iba, kung kaya, pwede pang laksan. Okay. So, pansin nyo po, umaangat siya, tapos parang sumisipa siya palabas. So, yun po yung goal natin. Yung pong action na yan, ang tawag dyan ay dorsiflexion at saka eversion, no? Yung palabas. So, yun po yung goal natin na opposite movement yung mangyari dun sa paa. Okay? So, ito, electrical stimulation po ito. You can do this for 10 minutes kung talagang sobrang hina ng paa. Okay? So, ayan. Sige po. Tapusin lang yung 10 minutes and then after nun, pwede na siya, no? Ngayon, so, yung isa naman pong variation, ang tinatawag nating functional electrical stimulation. Bakit? Kasi meron po siyang on time and off time. Ibig sabihin, i-combine natin yung pagkuryente sa pag-exercise ng paa para po mas maging functional siya, no? Mas magalaw po natin siya, no? So this time, ang mode po na gagamitin is SD1 or strength duration 1, no? So pag inon niyo po yung device, pipindutin yung mode, hanapin SD1. Okay? And then sa settings, 100 width, 100 rate, and then 10 minutes. Tapos, close na po yung device. So, again, ito turn mo lang yung knob para mag-on yung kuryente. So, papakiramdaman lang po natin. Ayan. So, may nag-on na po na kuryente. Lalaksin ko lang po ng konti for demonstration. Ayan. Umaangat po siya konti. Tapos magpapahinga. So may off time, on time, and then off time. On, off. Okay, so laksan ko lang po konti pa para lang makita nyo. Ayan. Okay, and then off time. Okay, so this time naman po, papakita ko naman sa inyo yung functional electrical stimulation na may konting exercise, no? So ibig sabihin, ang target natin, actually hindi pa siya yung lockdown na ganyan, no? Kasi may component po yun ng hita. But basically, gusto natin, itataas natin siya na sa ibabaw or kumbaga ganyan, ibabaw ng baso, na hindi dapat siya nagda-drop or bumabagsak, no? So dahil may tulong po tayo na kuryente. So same settings po, strength duration, tapos 100, 100, and then 10 minutes, and then so, kapag naka-on na po yung kuryente, so, ang gagawin lang is, kapag ramdam mo yung kuryente, taas mo yung paa. Okay? And then, kapag nawala yung kuryente, try mo ibaba. Again, taas yung kuryente. Taas yung paa pag may kuryente. And then, baba. Okay. So, basically po, combination lang siya ng electrical stimulation plus exercise para mas tulungang lumakas yung paa, okay? Na hindi siya bumagsak pa ganyan. Alright? And then again, you can do this exercise for 10 minutes kung kaya. Pero kung pagod po, pwedeng itigil muna at magpahinga, okay? Alright, so yun na po, doon na natatapos yung demonstration ko ng electrical stimulation po para sa paa or para sa foot drop, no? So, to be honest, yun po talaga yung isa sa pinaka-challenging nating treatment or management. Kasi, kung isipin nyo, yung stroke patient, syempre, ang damage po ay sa may brain, usually nasa dulo po kasi talaga yung paa, no? So, ang hirap, kumbaga, abutin ng kuryente ng signal from the brain para dun sa paa, no? So, kaya po medyo matagal bago bumalik yung lakas niya. Pero, if we're going to do combination of electrical stimulation and then exercises, tapos kapag hindi ginagamit, pwede din po na naka-AFO, or kapag nag-exercise, gumagamit ka din ng AFO, mas makakatulong po yun para mas mapabuti natin yung paggalaw at paglakas ng paa, okay? So, yun lamang po yung demonstration. I hope you find something meaningful from this video. If meron po kayong question, you can leave comment and please make sure to like and subscribe. And I'll see you on the next one. Bye!